sa ating misa, sali dati sa ating mga panalangin na sa ating bansa na matpayapa ang gawing eleksyon bukas at ang mga kababayan natin makapili ng tamang leader sa ating bansa. At ngayon din, isali sa ating dalangin ang lahat ng mga nanay na nandito dahil sa kanila, no? Tayo, ang mga anak nila ay nabubuo sa kanilang ekspektasyon at patuloy natin ipadalangin na sila'y gabayan ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. Mga kapatid, amin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyong mga kapatid, lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa pagkukulang. Kaya isinasamo, mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyong mga kapatid, ipinalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, akayan mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan. Kasama na Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro, napuspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Hesukristo, taga Nazareth.
niyang ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos ang Hesus na ito. Ang batong itinakwil ninyong mga tagapayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan kay Jesucristo. Lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Ang Panginoon ay ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat, kailanman. Sa ikalawang pagbasa, ininalalawan sa sibi, ngayong hapon sa aklat ng pahayag, ang liturhiyang pangalan ang inalahapan ng maraming tao bukod sa lahat ng mga sakatay. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang mga damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw o mapupuno ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahiri ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayin po sila ang iyong mga tao sa Ebanghelyo at awitin ang iyong mga tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Patuloy sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumunod sila sa akin.
Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Tinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. Ngayon ay nasa pang-apat na linggo na tayo sa pagkabuhay. At ngayong linggo nito ay sinasawag natin Good Shepherd Sunday. At ngayon din ay tugma din na sineselebrate din natin yung Mother's Day. No? Sa lahat ng mga nanay dyan, Happy Mother's Day, no? Ngayon sa linggong ito, sa ating celebration, inibitahan tayo at nire-remind ng ating Panginoon na siya yung mabuting tupa, no? Mabuting tupa na dapat nating pakinggan at sundin dahil siya ang nagdadala sa atin sa isang lugar na sabihin natin fertile land, no? Na maraming makakain, masaya at hindi tinatayo pababaya. Ito yung kalidad ng Good Shepherd. Dadalhin niya tayo sa kaligayahan, dadalhin niya tayo sa safety at gabayan niya tayo sa isang mabuting tupa. Ngunit ano ba ang response natin sa pagsunod sa mabuting tupa? Ang response natin ay kailangang makinig tayo. Hindi lang makinig tayo sa ating mga tainga, ngunit makinig tayo sa ating mga puso. Dahil sa unang pagbasa, makikita natin, mababasa natin na dahil sa pagmamahal ng isang mabuting tupa ay pinadala niya ang kanyang mga disipulo sa iba't ibang lugar upang ipamahagi ang kanyang salita. Ngunit doon sa mga Hudiyo, ang mga Hudiyo ay nakikinig, ngunit hindi nila isinasapuso ang salita ng Diyos. Kaya ang resulta ay insecurity, selfishness at saka doubt. Makikita natin sa unang pagbasa. Sa pangalawang grupo, sa mga taong nakikinig, ito yung mga hintil. Ito yung hintil na hindi pili ng mga Panginoon. Ngunit sila ay nakikinig hindi lang sa kanilang tainga, ngunit sa kanilang mga puso. At sa pagpakinig nila sa kanilang puso, ito nagpapabago sa kanilang buhay. At lumago ang simbahan. Kaya nga, sa ating pakikinig, dapat sa ating mga puso, tagos din ating pakikinig sa salita upang makita natin at masundan natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga sa ating gospel, nasasabi na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila, no? My sheep hears my voice and I know them. So kung kilala mo yung tupa, at sa mga tupa din na nakikinig, kilala din nila ang kanilang shepherd. At dito sa, kung paano makilala natin ito sa ating intimacy, no? Ang shepherd at ang sheep. Dahil yung mga tupa ay talagang napaka-vulnerable, no? Talagang parang walang kalaban-laban, no? Kaya nga, nangailangan sila ng shepherd para bantayan sila dahil wala silang kalaban-laban. Hindi, kahit madali silang ng mga wolf, makain ng mga wolf dahil hindi sila makalaban. Kaya nandyan yung shepherd na nag-aaruga sila upang sila'y protektahan. Kaya upang patuloy ang tayong mga sheep ng Panginoon na maprotektahan ay ang ating relasyon sa Panginoon ay ating ding paintingin. Napaka-importante
na sa ating pakikinig sa Kanya at pagsunod sa Kanya upang hindi tayo mawala sa landas at palagi nating makikita ang Panginoon sa ating buhay. Dahil Siya ang ating sinusundan, kilala natin ang Panginoon. Kaya ang intimacy na ginagawa natin ay patuloy nating gagawin tayo mga tupa sa selebrasyon ng Misa, sa pagbabasa ng Biblia, at papakinig sa salita ng ng Diyos. At ito yung nagpapa-intimate sa atin. Dahil sa ating mundo ay maraming boses na ating makikinig. Kung hindi tayo matatag, madali tayong madala. Kaya kung nanda sa atin ang Panginoon, kahit anuman ang status sa ating buhay, nandyan sa atin ang values na hindi tayo madadala sa ibang boses na nagpapahiwalay sa atin sa pagsunod ng Panginoon. Ang mundo ay napakaingay. Ang mundo ay maraming paraan na ipalayo tayo sa ating Panginoon, pati ang ating values. Ang ating mga moral na sinusundan ay maraming nagdi-distort nito upang mapalayo tayo. Sa ating pamilya, maraming boses na magsisira sa atin. Sa ating komunidad, marami mga boses na sisira nito kung hindi tayo magiging matatag. Kaya sa ating Panginoon, dapat kilalanin natin ang Panginoon upang mananatili tayo sa pagsunod sa Kanya. At madala tayo sa buhay na walang hanggan. At tayo din sa pagsunod ng Panginoon ay magiging kahawig natin ang Panginoon at daladala natin kahit saan man tayo. Dala natin sa ating pamilya, dala natin sa ating trabaho, dala natin sa ating komunidad, na tayo din ay makikita sa atin na tayo din ay ang values na nasunod natin sa ating Panginoon, at napakinggan natin at naisa puso natin ay isinasabuhay natin upang hindi tayo mawawala, dahil ang sosyedad ay napakaraming challenge. Kung hindi natin kilala ang boses ng Panginoon, mawawala tayo. Kung sa ating pagtatrabaho, pagsiservisyo sa gobyerno, kung wala sa atin ang values ng Panginoon, madali tayong madala sa masamang gawain. Sa ating pamilya, kung hindi natin ito isa sa puso, ang gabay ng Panginoon, madali itong masisira. Sa sinasabi ko na, ang mundo ay napakaingay. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon na, "My sheep hears my voice and I know them." Makinig tayo na, binibigyan tayo ng tainga, to listen more and to speak less. Kaya ito ang pinapakita sa atin ng pagiging isang tunay at mabuting tupa. Dahil sa mundo din, marami ding masamang tupa. No? Good shepherd. Ang good shepherd ay, nagsasabi ng Panginoon, "I am the bread of life." Nagbibigay buhay siya. At itong good shepherd ay itong nagmamay-ari ng mga tupa. Ang tupa ay talagang sa kanya. Hindi lang yung hireling, di ba? Mayroong hireling na binabayaran lang na magbantay ng tupa. Kung sakaling mayroong mga wolf at mayroong delikado ay tatakbo, no? Hindi sa kanya, dahil hindi sa kanya yung mga tupa. Kaya dapat makinig tayo sa mabuting tupa. Dahil ang mabuting tupa ay hindi, ang mabuting pastol ay hindi niya ipapahamak ang kanyang tupa. At sa pagsunod sa mabuting pastol, ang mga tupa ay nagiging mabuting tupa na tagapasunod sa mabuting pastol. Nagiging ihimplo. At tayo din sa ating buhay, sa pagsunod natin, sana magiging ihimplo tayo sa ating pamilya, sa ating pamayanan, at sa ating simbahan, at sa ating komunidad. Dahil ito lang yung paraan upang tayo ay masunod natin ang landas ng Panginoon. Dahil ang totoong tupa talaga, at totoong pastol ay talagang sinisave niya, no? Iniwan niya ang 99 para hahanapin na yung nawawalang tupa.
Dahil kuminsan sa ating buhay, kuminsan napapagod din tayo, no? Parang ang ating paniniwala, matamlay, nawawala na tayo. Ngunit ang mabuting tupa ay talagang babalikan tayo, sinasabi, inaakay upang mabigyang buhay muli. Kaya nga, ang Panginoon ay palagi tayong inaruga, inargaan sa mga selebrasyon, sa ating misa, sa Biblia, at sa pagsunod ng mga sakramento upang tayo magiging buhay muli, magiging isang mabuting tupa na sumusunod sa mabuting pastol. At ngayon din ay Mother's Day, no? Mother's Day. At ito din ang Mother's Day ay ito lang ang similarity ng Good Shepherd sa ating mga nanay. Ito yung pagpapakita na intimate na pagmamahal. Pagmamahal na magsasakripisyo. Hindi lang pagmamahal, ngunit sinasabi nila, radical. Dahil handang magsasakripisyo, itong ating pastol, mabuting pastol, ay ibinigay niya ang kanyang sarili sa cross upang tayo ay maligtas. Ganon din sa ating mga nanay. No? Ginagawa ang lahat upang ang kanyang mga anak ay mabigyan ng magandang buhay. No? Magiging isang lumaki na sa isang mabuting tao. No? Isang mabuting may dahil nakikita sa pag-aruga ang tunay na pagmamahal. Handang magsasakripisyo. Ang nanay, pag yung mga anak nila ay may problema, talagang kinakausap. No? Hindi nila pinabayaan na kanilang mga anak. Talagang nagsasakripisyo upang mabigyan ng mabuting leksyon sa buhay. Ito ang pagsasakripisyo ng nanay, katulad na pagsasakripisyo ng Panginoon. Kaya nga, patuloy natin isa sa buhay. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon through sa sa buhay ng mga gospel values. Dahil sa sinasabi ko na marami ding ingay na nagpapalayo sa atin. Kung hindi tayo nakafocus, hindi natin tayo nakafocus ang ating pandinig, ang ating mata sa Panginoon, mailayo tayo. At ito lang ang hangad ng ating Panginoon na tayo'y magiging isa din mabuting tupa. Kaya patuloy tayong nire-remind. At gayon din sa aming sa celebration natin, inimbitahan din kayo ng ating celebration na dapat ipagdasal nyo rin ang inyong mga shepherd. Ipagdasal nyo rin kaming mga pare. Dahil parehas tayo, no? May pagkakamali. Yun ang dasal nyo ay ito nagpapalakas sa amin. No? Dinadasal nyo bang pare nyo? Or minamarites nyo? Dahil kuminsan yun dahil kung yun ang kailangan din namin dahil ngayon marami din, no? Marami ding pastol na hindi mabuti. Kaya kailangan namin yung dasal niyo upang kami din gabayan ng Espiritu Santo upang tayo'y maglalakbay. Kasabay isa bilang pamilya patungo sa landas na tinatahak na isang mabuting pastol. We need your prayers also. Dahil kami also, we're vulnerable, parang tupa, helpless, maraming boses na nagpaano sa amin, nagpawala sa landas na hindi kami magiging epektibong tapagdala ng salita ng Diyos. Salita lang kami ng salita, ngunit hindi makikita din sa aming buhay kung anong sinasalita namin. At iyon, maobserbahan nyo yan. Kaya kailangan nyo na namin yung pagdadasal upang gabayan kami. At upang maparami, magiging ang sumusunod ng Panginoon dahil nakikita din sa amin yung buhay na gustong ipasunod ng Panginoon sa amin. At dahil dito sa ating celebration, patuloy tayong makinig sa boses ng Panginoon upang tayo'y gabayan patungo isang maunlad, mabuting komunidad, at isang mabungang simbahan. Amen. Para sa bumubuon sa bayan ng Diyos, nawa, mapalaga nila ang ginawa ng kanilang mga pastor
at lubusan silang tumulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa sila'y maging mga tanda ng tiyaga, kalinga at pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, para sa lahat ng magulang, guro at pinunong pambayan, nawa maging tapat sila sa misyon nilang itaguyod ang kapakanan ng nasa pangangalaga nila, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, para sa lahat ng ina sa buong mundo at lalo na sa ating sarili, nawa ingatan sila sa lahat ng kasamaan at tamasahin ang gantimpala sa lahat ng kabutihang na gawa nila sa kanilang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, para sa kabataan nating tinatawag ng Diyos upang maglingkod sa simbahan, nawa bukas loob nilang tugunin ang panawagan at pagsumikapa ng kanilang bukasyon, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, para sa ating halalan bukas, nawa ito'y maging tahimik at malinis at nawa walang umiral na pamimilit, pananakot at pandaraya, manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin kayo mga kapatid, upapahay natin ang kaluluwa ng Diyos, amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itas sa Diyos inyong puso at diwa. Inalas ka namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Manapag na siya ang Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamigitan niyang Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pedro na aming Obispo, at tanang kapariyan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na mapag-asay sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen na ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang ikilang araw ng pahayag ng tagapaligtas namin, si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-alis ng kasalanan ng salibutan, mapalad mga niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako parang dapat na patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ang tanong, ay gagawin mo. Mayroon pa na ibig ko siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang buting pastol, nagtaguyod sa amin.
kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong tumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Protection against COVID-19 virus. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love, and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that we may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them, grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Magpulsin po muna po ang lahat. Muni, manatili mo ba tayo at lahat ng mga hina para sa special blessing po. Tumayo po lahat ng mga nanay. Pati mga lola dahil naging nanay din sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalaan kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, at anak na Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.